Basket lovers, good day para sa inyong PBA Governors Cup Sunday doubleheader update. Sa first game, naglaro ang Converge Fiber Xers kontra sa Magnolia Pambansa Manok. Sa debut game nga ng Magnolia ay natalo ang Magnolia sa score na 111-109. Nanalo nga ang Converge Fiber Xers sa pangunguna ng kanilang guard na si Alex Stockton na kumana ng 18 big points at 4 big rebounds para pangunahan ang Converge Fiber Xers at sinuportahan naman ito ng kanilang import na si Franklin. At sa sinasabing insidente ay nagkaroon nga ng fines ang assistant coach ng Magnolia na si Johnny Abarentos na kung saan mayroon nga siyang ginamit na dirty finger sa nasabing aksyon. Kaya naman, pinatawan ito ng Commissioner's Office ng 10,000 fine. Mabuti na nga lang at hindi ito nasuspindi. Kaya naman, ayon mismo kay Franklin, ginagawa niya lang ang kanyang trabaho at wala siya sama ng loob sa assistant coach ng Magnolia. Kaya naman, sa susunod na game ay mamumove on na ang nasabing import. Samantala, sa second game, naglaro ang SMB kontra sa Phoenix Fuel Master. Ito rin ang debut game ng SMB sa score na 114-93. Nanalo nga ang SMB at tinambakan ang Phoenix Fuel Master. So, walang kalaban-laban dahil simula pa lang ng first quarter hanggang fourth quarter ay nangunguna pa rin ang SMB at naging best player of the game ay si Simon Enciso na kumana ng 14 big points at 9 assists. At sinuportahan ito nila Junmar Pajardo at ang kanilang import na si Cameron Clark. Samantala, ito rin ang debut game ni Alin Bolinadi sa SMB na kung saan ay nag-score nga ng 15 big points para sumuporta sa SMB dahil wala nga si Terrence Romeo. At isa itong big news, si Robert Bolick Jr. ay hindi na makakapaglaro pa sa Governor's Cup at sa PBA at sa Northport Batangpier dahil ayon sa report, lumipad na ito patungo ng Taiwan at pumirma sa nasabing or hindi pa sinasabi kung anong team sa Taiwan. Ayon sa ating source, ang nasabing stint sa T1 ni Robert Bolick Jr. ay maiksi lamang dahil pagdating ng May ay magbabalik Pilipinas at magbabalik PBA at mga re-renegotiate ito sa Northport Batangpier. Ang klaro pala ngayon ay hindi na ito maglalaro sa Governor's Cup. Ayon nga sa isang report, nakikipag-negotiate na daw ngayon ang kanyang mga kakilala para nga ibenta ang kanyang sasakyan at naghahanap na rin ng caretaker para tingnan ang kanyang mga properties. Dahil nga magtatagal ito ng ilang buwan sa Taiwan at marami na ang nagsasabi, tiyak kangkungan na naman pupulutin ngayon ang Northport Batangpier dahil sa pagkawala ni Bolick sa Northport Batangpier, sino na ang posibleng asahan ng Northport? Lalong-lalo na hindi nakakatulong ang kanilang import ni si Marcus Withers na nakuha nila sa SMB. Dapat nang maghanap ang Northport ng isang scorer na import. Isang breaking news, ayon nga kay Idol Snow Badwa, matapos nga makuha ng Zamboanga Valientes ang superstar dati ng Miami Heat na si Mario Chalmers. Dalawa pa daw mga posibleng magiging import ng Zamboanga Valientes ang posibleng targetin mga NBA superstar. Gustong idagdag sa Valientes lineup sina Michael Beasley at si Carmelo Anthony. Nakikibag-shape ngayon ang management ng Zamboanga Valientes kina Michael Beasley at Carmelo Anthony para idagdag sa kanilang lineup. Marami ang nagsasabi at ayon din mismo sa team manager ng Zamboanga Valientes, nakikipag-negotiate ang kanilang kampo kasama na dito si Mario Chalmers. Kinukumbinsi daw ni Mario Chalmers na si Michael Beasley at Carmelo Anthony na maglaro dahil nga maganda
ang nasabing liga na EBL at posible malaki ang tsansa nila na makapaglaro na rin sa PBA dahil nga marami na ang nag-i-scout sa nasabing mga player. Marami tuloy ang nagtatanong bakit nauunahan ng Sambuanga Valientes ang mga nasabing import na dapat sana ay naglalaro na sa PBA. Dahil si Michael Beasley ay naglaro sa China, samantalang si Carmelo Anthony, malaki ang tsansa na maglaro sa PBA. Kayang-kaya naman bayaran ito ng PBA. Bakit ang Sambuanga Valientes ay nakakakuha sa kanila? Samantala, ang kinukuha daw na import ng PBA ay mga pipitsugin lang. Dapat maging high level na ang PBA dahil nga isa sila sa tinitingala ngayon sa Asia na number one league sa Asia. Kaya naman, asahan natin kung sa mga paglaro ang nalawang nasabing import or nasabing player na sina Carmelo Anthony at Michael Beasley sa Sambuanga Valientes ay susunod na itong maglalaro sa PBA at posible taritin ito ng SMC management or SMC team at ng MVP group sa mga susunod na konferensya ng Governor's Cup at ng Commissioner's Cup. At bago pa nga natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Edgar Lada, John David Gulapa, Ariel Mercado, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy Bulacan, Ronald Bersabidad, Scott Ringer, Colin Suway Bagyo, Kennedy Gallardo, Anthony Lakialon at si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansaka, Cavite. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan at pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.